Ikinatuwa ni Charlie Versosa na madadala na niya muli ang mga anak sa probinsya tuwing summer break matapos si anunsyo ng Department of Education ang adjustment sa school calendar. Ito'y para unti-unti na maibalik sa Hunyo ang petsa ng pasukan. Maganda yun sa kanila para makapaglaro din sila sa mga pinsan nila, makakilala sa mga kamag-anak namin. Noong 2020, inilipat ng Department of Education ang pasukan sa Oktubre dahil sa COVID-19 pandemic. Pero dahil sa reklamo ng mga estudyante sa matinding init ng panahon tuwing Abril at Mayo, nagdesisyon ng DepEd na ibalik sa dati ang school calendar. Talagang yun ang gusto ng ating mga kababayan, no? As you know, may survey na lumabas kamakailan showing that really a majority of Filipinos want to go back to the April-May. Nung nakuha natin yung survey na yon, minarapat din natin na magkaroon talaga tayo ng consultations. Sa inilabas na DepEd Order No. 3, mapapaaga ang school break ng mga bata na magsisimula sa May 31, 2024. Magkakaroon ng pahinga ang mga guro sa buong buwan ng Hunyo bago sumalang sa iba pang aktibidad tulad ng National Learning Camps, Palarong Pambansa, Brigada Eskwela at iba pa mula July 1 hanggang July 27. Pagsapit ng July 29, pasukan na uli. Pabor ang grupong Alliance of Concerned Teachers sa unti-unting pagbabalik sa school calendar. Pero may pakiusap sila sa DepEd hinggil sa mapapaikling pahinga ng mga guro. Sinasabi nila June 1 hanggang 30 ay activity free, pero labas po dyan ay obligado na pag-report din ng mga teacher, pero sana matiyak din po sana yung service credit. Tugon naman ng DepEd, sinigurado natin na meron tayong at least 30 days na wala man lang mandatory or voluntary activities na ibibigay sa ating mga teachers para makapahinga sila. Ang National Parents Teachers Association Philippines, ikinababahala naman ang posibleng paglala ng learning gaps dahil sa maagang bakasyon. Siyempre, pakulangan in preparation for the next sa kanilang susunod na baitang. Yun po ang isa na makikita natin na mababago sa kanila. Kasi syempre, magdating ng school year, sana full yung kanilang natutunan. Eh ngayon, mababawasan pa. That's why we needed to do consultations, no? Even with teachers, para masigurado natin na yung learning competencies natin, hindi naman siya mapuputol sa taon na to at walang hahabulin for the next year. Target naman ng mga pribadong paaralan na makasabay din sa unti-unting pagbabalik sa school calendar. Gayunman, maaring hindi agad maipatutupad ang adjustments dahil kailangan din isaalang-alang ang kahandaan ng mga magulang. I think, no, it's really important on the part of the parents and students. Kasi we need to understand din, no, na of course education is one of the major expenses ng Filipino family. Yung start ng school year will be a big consideration for them. Samantala, nananawagan naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa DepEd at sa Commission on Higher Education na tiyaking kasabay ng transition period na ito ay walang masasayang na panahon ang mga estudyanteng tatawid mula basic education papuntang kolehiyo. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,